Hey guys, welcome to my channel. So today I'm gonna share with you how I process orders on Etsy. So let's get started. By the way, ito nga pala yung shop ko sa Etsy, Press the Prints. So ito yung mga binabenta ko sa Etsy, mga signature logos. So yung gamit ko sa paggawa ng signature logos is Adobe Illustrator. So ito yung mga collated na logo na dinesign ko. Bali, lahat ng nandito, well, almost, is, nandito siya sa shop ko. Tapos, dito sa isang file, dito talaga ako nagagawa ng mga logos. So, from previous files, ako later, if ever may nag-order ko na rin ng isang logos, nilipat ko lang siya dito. So, pagpasensya na nyo na medyo magulo kasi sinesave ko to lahat sa isang file para makatipid ako ng storage since maliit lang yung storage ng computer ko. So, sa paggawa ng new logo, ganda lang yung ginagawa ko. Gagawa ko ng new file sa Illustrator. Tapos, print palagi yung default na ginagawa ko. Pero, depende naman sa inyo yun. If wala kayong makita dyan, yung size na palagi kong pinipili is pixels. Tapos, 2,000 by 1,000 pixels. Tapos, CMYK color. Tapos, 300 ppi yung settings. So, default, naka-default lang ako. Tapos, yung name na is, bahala na kayong magpangalan. Kahit anong pangalan. Tapos, create lang natin. So, ito yung settings na palagi kong ginagawa. Tapos, iduplicate ko siya ng tatlo. I-hold lang natin yung option. Bale, kaya ko siya dinuplicate is yung isang logo natin is white, tapos yung isa is black, tapos yung isa is preferred color ni a client. Pero usually, palagi kong nilalagay lang doon is puro rose gold na color since mabenta sa US market yung mga rose gold na colors. Tapos, share ko na rin guys kung saan ako kumukuha ng mga fonts para ilagay sa listing ni Etsy. Katulad na itong mga ginawa kong mga logos. So, yung una is yung creative market. So, ito talaga yung palagi kong pinupuntahan dati kasi may free goods sila every week. Tapos, eto dati, yung mga files nila, naka-standard. Pero ngayon, puro personal na lang. So, yung fonts na lang, yung mga naka-desktop. Which is, pwede mo siyang gamitin as commercial. So, pwede kang mag-create ng logo if may desktop license ka. And then, next is yung The Hungry JPEG. So, meron silang weekly Freebie, tapos may free font bundle sila. So, ito yung font bundle nila. So, pwede mo siya i-download. Kailangan mo lang siya i-share. Tapos, next ko, well, ito yung pinaka-paborito ko, itong dalawa. So, next is Pixel Surplus. Marami siyang free goods, may fonts, may textures, may mockups. So, yung free fonts niya is pwede siyang gamitin for commercial. So, pwede mo siyang paggawa ng mga iba't ibang mga logos. Then, careful lang dito. Minsan kasi yung listing niya is for personal lang. So, hindi lahat pwede mong gamitin as commercial license. Tapos, yung pinaka-favorite ko dito is yung font bundle. So, click nyo lang tong free fonts, tapos alabas na tong free fonts for commercial license. So, halos lahat dito ng mga fonts is for commercial. Tapos, may free fonts sila every week. Tapos, ito guys, optional siya, gold and rose gold background. Pwede nyo siya i-download sa creativefabrica.com. So, ito yung shop ko sa kanilang site. So, I make this free para pwede nyo siyang gamitin for logos or whatever purposes na pwede nyo siyang paggamitan. So, guys, ito yung Illustrator. Bale, itong tatlong background. Bale, ito siya. Tapos, if ever may umorder sa akin, lipat lang ako dito sa orders tab. For example, ito yung logos na in-order ni client. And then, lilipat ko lang siya dito. Tapos, ilagay ko lang siya dito. Let's say, for example, yung pangalan ni client is
kahit anong name. So, lagay lang ako dito kahit anong name. Kunwari, Amanda Thompson. Yan yan. Tapos, yung dito, nandito is travel vlog. Kunwari yung tagline niya. So, bale, ganun lang. Bale, ganun kasimple lang yung paggawa ko ng logo. Tapos, resize ko lang to. Tapos, ungroup ko siya. Gawin ko siya parehas na convert to outline pa lang to. Ayan. Keyboard shortcuts na lang yung ginawa ko. Tapos, center align ko lang itong dalawa. Tapos yan. Tapos na siya. Ito para sa black. Ito yung kulay. Tapos duplicate ko ulit. Para sa white. Tapos para sa rose gold. So, pag white siya, shortcut ko na. Pag white, nilalagyan ko siya ng background na black. So, ginagawa ko is ganyan lang. Tapos, baba ko yung layer. Tapos, yun na siya. So, yung next is yung rose gold. So, gawin pa lang tong white. Galin pa lang to. Tapos, duplicate natin tong black. Tapos, usually, bale, isa lang naman sa tatlo yung palagi kong binibigay kay client. So, yung napili ko is tong color na to. So, duplicate ko lang uli siya. Up ko lang siya dito. Tapos, imamas natin. Tapos, hanapin lang natin yung pathfinder. And then, convert natin yung text to outlines. And then, imas natin. So, bali ganun lang guys yung ginagawa ko. Tapos, pag tapos na siya, nagawa ko na yung tatlong layout, export ko na siya. Bali, if wala pa tong settings, lagay ka lang ng add scale. Tapos, close natin lahat. Tapos, resolution, 300 ppi, pixels per inch, tapos PNG. Tapos, export ko lang tong tatlo. Hold lang. And then, re-rename ko siya as ganyan lang. 1, 2, 3 na logo. Tapos, export. Medyo maliit kasi yung screen ko. Gawa lang ako ng bagong folder na logo. And then, export ko na siya doon. And then, pag magsisave naman ako ng JPG. So, ito lang yung ginagawa ko. File, export. Export as. So, gawa ko yung folder for JPEG. Tapos, hanapin ko lang yung JPEG dito. Tapos, click export na. Same settings lang din. Tapos, punta ako sa folder. And then, rename ko to as PNG watermark for transparent background. And then, itong JPEG, rename ko rin to ng pangalan. 1, 2, 3 lang. Tapos, dito ako nag kikilig ko itong tatlong to. Tapos, rename natin. Click ko ulit. Tapos, dito ako nag change ng pixels per inch para sa JPEG para maging high resolution. Kasi pag ginawa ko siya sa Illustrator, masyadong malaki. And then, 72 px pa rin yung nakalagay dito. Nag-multiply lang siya by 3. So, kaya ganito yung workaround na ginagawa ko. After neto, pupunta ako sa Google Drive. So,
yung tips ko is dapat iba yung email address nyo for sa pag-sign in kay Etsy. Tapos, iba rin yung email address nyo sa pag-communicate kay client. So, dami email address to. Kunwari, gawa lang ako nung name ni client. Test logo. Ayan. Tapos, create ko siya. Tapos, dito ko i-upload itong mga nagawa ko. So, upload ko lang itong logo. Tapos, pag okay na siya, ako na rin upload na, share ko lang siya. Tapos, yung restricted, gagawin natin anyone with the link. So, kakopy ko lang to. Tapos, ito yung ipipaste ko dun sa message na ibibigay ko kay client. So, ito yung sample message na palagi kong binibigay kay client. So, ito siya. So, first is yung name ni client. Mag-hi ako sa kanya. And then, mag-thank you ako sa kanya dahil nag-purchase siya ng listing ko. And then, bibigay ko na sa kanya yung logo na yung link natin dito. I-change ko lang yung link dito. And then, if ever na may question siya or tanong siya, lagay ko na rin. And then, maglalagay lang ako ng thank you message. And then, nagsabing stay safe. Siyempre, pandemic ngayon. And we want everyone to be stay home and stay safe. So, yun lang guys. So, if ever may questions kayo or clarifications, you can always message me. You can always comment down below on my YouTube channel. And thank you so much for the support. So, please like, subscribe, and comment down below for any questions or suggestions. See you on my next video. Bye, guys!